Hi guys, welcome again to my YouTube channel. In this video, I will apologize first because napaka-late ko nag-update. Sobrang late ako nag-update sa inyo kung ano nga ba nangyari sa investment ko sa Seafood Trade Asia. Kaya guys, sa mga nag-wait po, I'm very very sorry. And ngayon guys, I find ways talaga na makapag-video para po ma-update kayo sa nangyari sa investment ko. Kasi past few days guys, napaka-busy ako kaya hindi ako naka-video kung ano ang nangyari sa investment ko. Kaya I sincerely apologize talaga guys for the delayed update. But now, I really find ways to update you guys. So, ano na nga ba yung nangyari sa investment ko? Okay? So far, binalik naman nila yung pera ko at saka yung tubo ng pera ko. Kumbaga, interest bang tawag dun? Or kita ng pera ko. So, I waited guys for 75 days at saka sabi nila after 75 days ay magkakaroon ako ng ganitong amount kapag nag-mature na yung investment ko sa kanila. Guys, after 75 days ay nag-request ako ng cash out tsaka sabi nila every Saturday yung payout. So, yung ginamit ko guys ay GCash, kaya ito guys, charan, yung natanggap kong pera. Yon. So, doon nakalagay yung amount na nakuha ko from them. So, yung ininvest ko sa kanila, hindi naman kalakihan kasi 1K lang naman yun kasi nag-try ako kung legit or hindi. Pero so far, legit naman sila at nabalik nila yung pera ko at saka yung kita ng pera ko. Para sa akin, legit sila kasi nabalik nila yung pera ko. And sa mga nagtatanong guys kung nag-reinvest ako uli sa Seafood Trade Asia, hindi na po ako uli nag-reinvest sa kanila. Kasi, yon, ayaw ko lang mag-reinvest uli. Parang gusto ko na lang kunin yung pera ko at kita ko. And guys, if you have questions or concern, just comment it down below and I'll make another video to address that concerns or questions. Guys, I advised you. I just shared my experience. But if it's you, it is you who will decide if you will invest or not. I hope you learned something. See you on my next vlog. Bye!